Good afternoon, everyone, and welcome to another vlog by me, your host, Brother Cholo. And ang content ko nga pala ngayon is the 24 Bars Challenge. Medyo late na yung content ko, pero gusto ko lang magbigay ng appreciation dito sa mga sumagot dun sa 24 Bars Challenge. Actually, hindi na tayo lalabas yung mga sumagot ng 24 Bar Challenge dito sa lugar natin sa Bagong Silang. At alam ko baka may mga iba sa inyo hindi nila nasundan yung mga videos na yon. So gumawa ko ng 24 Bars Challenge Bagong Silang Edition Compilation. So sa lahat ng mga hindi nakapanood, so para sa inyo ito, para hindi naman puro sap yung naririnig natin dito, puro, hindi na lang puro COVID, pero i-reminisce natin yung mga talented nating mga kabataan dito sa Bagong Silang. Kaya sige, check this out. Okay, bago tayo dumako sa compilation ng video, so bibigyan ko lang kayo ng trivia. So ang Mark Beach Challenge ay na-upload sa YouTube way back March 25, 2020, and until now umabot na siya ng 3.2 million views. So pansinin nyo, marami talagang sumagot dun sa Mark Beach Challenge. At gusto ko lang din na i-shoutout yung lahat ng mga participants. Hindi ko na linagay lahat ng 13 videos nila. Ang linagay ko lang na video is yung mga nanalo from 1, 2, and 3rd. So, unang shoutout is yung number 1 contestant natin is si Antracoma. Sunod si Gio Sauro. Shoutout kay Aldrin Balbin, Michael Maming, Earl Jan Calios, Absidy Mascardo, Aldwin Joaquino, Dexter Kumilang, si Yo Mamen Bimboy Antipado, si Yumi Miyu, ewan kung tama yung pag-pronounce ko, and si Pibo Benitez, si Paulo Balbin, and last si Prince Demski. At syempre, shoutout din sa mga judge, naging judge natin, si Brother Jete, si Malcolm Redor, si Brother The Boy, and yours truly. Ako isa sa mga ano doon. At shoutout din sa organizer natin na punong abala, si Jomel Bala, si Jerome Gusad, at si Dana Agabaw. At sa lahat ng mga nag-sponsor para doon sa prizes natin. Bali, yung mga prizes pala natin is 1,000 worth of grocery para doon sa first place. Second place is 500. At yung third place natin is 300 pesos worth of groceries. So actually hindi na pagdating sa hindi na sa prices pero yung talent ng mga kabataan natin dito. So hindi na natin patatagalin. So ito na yung mga video compilation from third place, second place, at yung ating grand champion. So ito na. Yo, gusto ko sana magpasalamat sa mga sumuporta sa unang video ko nagawa. Like, comment, and share kung nagustuhan nyo. Ito yung entry na ipapasok ko sa Bagong Silang 24 Verse Challenge. So, try natin kung makakapasa tayo doon. Let's go! Rara! Yo! Bagong taon sa atin, bangungot kong tuturing. Sabay-sabay lumalabas sa mga suliranin. Nakasulat sa libro, hindi mo pwede na baguhin. Kailan masasagot ang ating mga panalangin, Lord? Ngunit laging tandaan, pagsama-sama tayo, walang di kayang lagpasan. Walang makakapigil, pumutok man ang bulkan. Patuloy na lalaban kahit tayo sugatan. Walang nananalo siya kahit anong nagera. Lalong-lalo na sa sangkalabang di makita. Ngunit kayang puksain pag tayo ay nagsama-sama. Atin munang kalimutan, alitin sa bawat isa. Pinanganak na matatagyan ang dugo nating Pinoy. Di pinapansin ang kulay, itim ka man o ikay. Tisoy ang lahi ng Pinoy, marami nang napatunayan. Kung di ka naniniwala, itanong mo kay Magellan. Ating pananampalataya, sinusubok ng ama. Di siya nagbibigay ng problema na di natin makakaya. Ganyan kalaki ang kanyang pagtitiwala sa kanyang mga anak na iniwan dito sa lupa. Huwag natin pansinin ng mga pagkukulang at aminin sa sarili ating kamalian. Huwag matigas ang ulo para sa ating kaligtasan. Sa gantong panahon, ligtas tayo sa ating tahanan. Keep safe, Bagong Silang. Yo, Nino Westside. Shoutout sa lahat ng gumawa ng 24 Verse Challenge, pati sa naging beat sa akin para gawin to, kay Billy sa Wango Squad, si GGT, sa lahat ng rapper dyan sa One Love Community.
kila Dexter, yo, sa The Boys, kay Kuya Dustin, kay Boss Ben. Sample lang. Sana magustuhan nyo. Walang labasan ng bahay, eto ang epekto. Kung lumabas man dapat lumistansya ka sa tao. 24 bara ang naging proyekto. Mapapahamak lahat ng matitigas ang ulo. Sa panahon ngayon kailangan mo lang sumunod. Upang sa mga naging biktima di ka sumunod. Labanan natin to at wag na natin patagalin. Sabay-sabay natin ipagdasal lahat ay gumaling. Gusto natin na bumalik na tayo sa dating kalagayan. Diyos ama, mundong to wag nyo po sana pabayaan na lumalanan. Lumalalabis ako na nag-aalan sa mga mahal sa buhay at para rin sa iba na dumadanas ng sobrang pagkagipit at pagkagutom. Kabutihan at pag-ibig ang dapat na isulong. Walang hanap buhay at trabaho kaya walang kita. Ubus na rin ang mga naipon naming pera. Kung tatagal pa tayo sa sitwasyon na to, marami mamamatay sa gutom kesa sa sakit na to. Dahil hindi naman sapat ang kanilang inaabot. Natulong sa atin yun ang katotohanang malungkot. Kaya saludo ako sa mga mapagkawang gawa. Sana ay pagpalain pa kayo ng Diyos. Sama na siyang nakakakita ng ating mga ginagawa. Ito ay para sa Pinas at sa lahat ng bansa. Yo! Yo, what's up? Good morning. This is my hashtag BS24BarsChallenge. And naniniwala ako na walang imposible kay Kristo. Dahil ang sabi niya sa mga salita niya sa 1 Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ang higit sa inyong maakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kaya imbis na magalit ka, manalig ka, pikit mo na lang yung mga mata mo at magdasal ka. Shoutout nga pala sa mga volunteer frontliners na kasama ko dyan sa Tuesday Groups, WFCF ng Sukat, SOL1, at kay Shella Marie Salando. This is my 24 bars challenge. Go! Halika makinig ka, pakinggan ang aming kwento para malaman mo lahat ng may mga komento. Kami ang voluntaryo, paunang harang dito para ang buhay mo ngayon ay di na makalbaryo. Wala nang makulit, wag na din pong magpumilit. Pag sinabi namin bawal, wag na po kayong magalit. Wag nang matigas ang ulo, stay na lang sa bahay nyo. Imbis na mag-standby ka, tumulong ka sa parents mo. Dapat na maging positibo, walang maninisi dito. Walang mapapahama kung walang matigas ang ulo. Magdasal, kumanta, magtiwala sa kanya. Tumalon, magsaya, puriin ang pangalan niya. Huwag ka nang mangangamba dahil ililigtas ka niya. Kasi si Yahweh, siya lang ang tunay na kailangan. Si Yahweh, siya lang ang tunay na kaligtasan. Si Yahweh, ang tumubos ng kasalanan ng lahat. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating Panginoon. God bless us, to get be the glory. Shoutout mga mamsis, kay Kuya Malcolm, Dizon Sago, Chenda Umar, kay Kuya Daboy Alwida, at kay Ossie Oji rin. Salamat. Kamusta ka kakosa? Ako pala si Ira, isa din sa mga inang dalangin na ipag-asa na huwag lahat ito sa epidemyang nangyayari sa kunang epekto sa mundo isagad sa pagkagrabe. Teka lang ba kapitid? Sumunod na muna pare para din to calamari at anak mo na marami. Magkat na lang palagi at magdasal sa pagbalwate dadating ang panahon bukas na din ng mga kaliat. Simpleng pahayag to sa mga tao, huwag niyong hayaang matalo tayo sa kalbaryo. Laban mga kabaryo, ipananok hanggang dulo sama-samang abutin, huwag nang magmatigas ang ulo. Oh, pakinggan mabuti ang batas. Ika'y pumirmi, huwag mo nang lumabas. Panatilihin pala tayo'y malakas. Problema'y magkakaroon din ng wakas. Bago to matapos na isabihin, mag-ingat ang lahat. Palagi mag-ama namin kahit anong mangyaring trahedyang grabe sa atin. Dasal lang sa kanya at tumikit ka ng malalim. Alam nyo kung sino ako, diba? Ira A. Escolano. At eto tumutula na kung pwede sana na lahat ay magkaisa. Pagkatera natin to, kaya kusahan na ba?